Hello everyone, this is Teacher Juvie and I will be your guide for today's lesson. Our topic is about volume of a cube and rectangular prism. Let's define volume. Volume is the three-dimensional size of an object measured in cubic units. It is expressed in cubic centimeters, cubic decimeters, cubic meters, cubic inches, cubic feet, cubic yards, and others. So, kung yung area is expressed in square centimeters, square meters, square decimeters, so yung volume naman, ina-express natin siya in cubic units. So, in order for us to understand the volume, let us read this problem. A science teacher handed each of her pupils a rectangular flower pot 6 inches by 5 inches. The entire class was brought to the school garden and the pupils were asked to fill up their flower pot with soil until it reaches the height of 8 inches. So, how much soil will be needed by each pupil? So, yung science teacher nila, binigyan sila ng mga rectangular pot, flower pot, yung mga paso na ang sukat ay 6 inches by 5 inches. So, in rectangular shape siya. Yung buong class ay dinala niya sa school garden and sinabihan niya yung kanyang mga estudyante na punan yung kanilang flower pots na hanggang makaabot ng 8 inches yung soil. So, gaano karaming soil yung kanilang nilagay doon sa kanilang flower pot. So, let us find the answer. So, para mas maintindihan natin yung given problem, i-visualize natin. So, yung rectangular pot, sabi lang, ang dimensions na binanggit is yung length na 6 inches at yung width na 5 inches. So, kung 2 dimensions lang yung binanggit, therefore, we will get the area. So, to find the area of rectangle, we will just multiply the length by the width. So, A equals 6 inches, the length, multiplied by 5 inches, which is the width. So, we will get the area of 30 square inches. Then, ang sabi ng teacher nila, sasalinan nila yung flower pot ng lupa na dapat aabot ng 8 inches. So, ibig sabihin, ang dimensions na ay may length na 6 inches, may width na 5 inches, at meron na siyang height na 8 inches. So, yun yung dapat mapaabot na dami ng lupa. So, mapaabot dapat nila ng 8 inches. Kung hindi naman pwedeng i-hold ng 2-dimensional lang yung yung lupa. So, kailangan 3 dimensions na para ma-hold niya yung lupa. So, kapag 3 dimensions ang pinag-uusapan na dito na papasok ang volume. So, again, ang pagkakaiba ng area sa volume, pag area, 2-dimensional lang, ang volume ay 3-dimensional. Okay, so to find the volume of this rectangular pot, we will just multiply the length, the width, and the height. So, substitute natin yung mga given values sa formula. V equals 6 inches times 5 inches times 8 inches. Yun yung nadagdag nating dimension. Then, we will get the volume of 240 cubic inches. So, ito yung dami ng lupang isasali ng mga bata doon sa rectangular flower pot para mapaabot nila ng 8 inches. Ang rectangle ay meron ng 3 dimensions. Ang tawag na natin sa solid figure na yon ay rectangular prism. So, ganito ang itsura ng rectangular prism. So, yung volume daw nito is 30 cubic units. So, paano natin ipuprove na 30 cubic units yung kanyang volume? So, volume is measured according to the length, the height, of the figure and also the width. So, the formula in finding the volume of a rectangular prism is, again, we will multiply the 3 dimensions. So, we have V equals L times W times H.
So, hanapin natin dito sa figure yung length. So, bilangin natin yung mga isang cubic units. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ang kanyang length. So, since wala namang given measurement, we will use units. So, L equals 5 units. Then, bilangin naman natin yung mga, yung width, yung isang cubic unit. So, 1, 2, and 3. So, 3 ang kanyang width. Pag sinabing width, ito yung lapad niya. So, we have 3 units. And yung height, yung kanyang taas, bilangin natin, 1, 2. So, we have 2 units. So, ating isubstitute itong mga value na ating nakuha sa ating formula, V equals L times W times H. So, V equals 5 times 3 times 2. So, 5 times 3 is 15, times natin sa 2, that is 30 cubic units. So, don't forget to write cubic units. So, kumbaga sa area yan, yan yung katumbas ng square, diba? Sa area, nilaglalagay tayo ng square units or kaya maliit na 2 or exponent 2. Dito naman, ang ilalagay natin kapag volume na ay cubic units or yung exponent na 3. Okay, so let's proceed on finding the volume of a cube. So yung cube, alam natin na ang cube is 3 dimensions, nakatumba siya ng parisukat or square sa polygon. Okay, so to find the volume of a cube, we can use the formula V equals S times S times S or V equals S cube. Yung sinasabi kong cube kanina. Yung exponent na 3, ang basa na natin dyan ay cube. So, 3 dimensions din siya, pero pare-pareho naman ang sukat, diba, ng sides ng ano cube. Okay, so yun lang. Ang ating ang value ng sides dito ay 5 units. So, pag binilang nyo yan, lahat yan 5. 5 ang length, 5 ang width, at 5 ang height. Kaya, V equals S times S times S. So, substitute natin yung given na 5 units. 5 times 5, that is 25 times 5. So, the volume of this cube is 125 cubic units. Okay, so since we already know how to find the volume of cube and rectangular prism, it is very also important that we know how to convert cubic units. Kasi ito yung kalimitan or madalas natin ginagamit sa pagkuha ng volume. So ang 1,000 cubic centimeter is equivalent to 1 cubic decimeter. DM stands for decimeter. Ang 1 million cubic centimeter is equal to 1 cubic meter. Ang 1,000 cubic decimeter is equal to 1 cubic meter. And ang 1 cubic decimeter is equivalent to 1 liter. Ang 1,000 cubic centimeter ay may katumbas na 1 liter. And ang 1,000 cubic meter is also equivalent to 1 liter. And last, ang 1 cubic centimeter is equivalent to 1 milliliter. So, ito yung dapat nating tandaan sa pagko-convert ng cubic units. Mamaya ituturo ko sa inyo yung different ways how to convert cubic units. So, paano nga ba tayong mag-convert ng bigger units to smaller units and vice versa? So, dapat alam nyo kung ano ang malaking unit kaysa at smaller unit. Kasi kapag hindi nyo alam, hindi nyo alam kung anong operations ang gagamitin nyo. Kasi kagaya nito, ang rule kasi dyan, pag mag-convert tayo ng cubic unit of measure to its larger equivalence, so ibig sabihin, smaller units to bigger units, ang gagamitin nating operation ay division. And kapag mag-convert naman tayo ng bigger unit to smaller unit, ang gagamitin naman nating operation ay multiplication. Okay, so para mas maintindihan kung paano yun gagawin, let's have example number 1.
So, yung 5 million cubic centimeter, i-convert natin into cubic meters. So, alam naman natin na ang centimeter ay mas maliit sa meter. So, ibig sabihin, we are going to convert smaller units to bigger unit. Therefore, ang gagamitin nating operation is division. Pero dapat alam niyo yung katumbas ng 1 cubic meter. Katumbas niya is 1 million cubic centimeter. So, gawin natin yung 5 million cubic centimeter, i-divide natin sa 1 million cubic centimeter. So, makakancel natin yung 6 na 0 para lumit yung ating number na i-divide. So, 5 divide mo lang sa 1. So, the answer is 5 cubic meters. Therefore, pag kinonvert natin ang 5 million cubic centimeter, that is equal to 5 cubic meters. So, another example. 4.3 cubic meters, i-convert naman natin sa cubic centimeter. So, ang meter ay mas malaki kumpara sa centimeter. Therefore, ang kinoconvert natin is bigger unit to smaller unit. So, ang gagamitin nating operation here is multiplication. So, tatandaan ng isang cubic meter ay may katumbas na 1 million cubic centimeter. So, kung ganun, i-multiply natin yung 4.3 times 1 million cubic centimeter, ang ating magiging sagot ay 4,300,000 cubic centimeter. So, that is now the value of 4.3 cubic meters. So, let's have example number 3. So, let's convert 7.25 liters into cubic meters. So, ang liters ay mas maliit kumpara sa cubic meters kasi ang katumbas ng liters ay cubic decimeter. Okay? So, therefore, i-convert natin ang smaller unit to bigger unit. So, paanong gagawin natin? We will divide 7.25 liters sa katumbas niyang 1,000 liters into meter cubic meters. So, 7.25 divided by sa 1,000. So, the answer now is 725,000 cubic meters. So, that is the converted value for 7.25 liters. Example number 4. Convert ang 12,000 cubic centimeters into liters. So, ang cubic centimeter ay mas maliit sa liter. Therefore, we are converting smaller unit to bigger unit. And again, we will use division. So, sa isang litro, ito ay may katumbas na 1,000 cubic centimeters. So, i-divide lang natin yung 12,000 by 1,000. Cancel natin yung tatlong zeros. 12 divide natin sa 1. So, the answer is 12 liters. So, when we convert 12,000 cubic centimeters into liters, that is equal to 12 liters. Okay, next example. Let's convert 3,500 liters into cubic meters. So, kanina sinabi natin ang liters ay mas maliit kumpara sa cubic meters. So, we are converting smaller unit to bigger unit. So, we will divide it by the converted value for 1 cubic meters, which is 1,000 liters. So, yung 3,500 liters, di-divide natin sa 1,000 liters. Cancel natin yung dalawang zero sa ating denominator. So, matitira na lamang ay 35 divided by 10. And that is equal to 3.5. So, 3,500 liters is equivalent to 3.5 cubic meters. Okay, next activity. Count the number of cubic units to find the volume of the following rectangular prisms and cubes. So, we have the figure here. So, ang gagawin lang natin is bibilangin natin yung mga cubic units para yun yung kanyang makuha natin yung volume niya. So, para malaman natin yung mga dimensions niya, syempre, gagamitin pa rin natin yung formula natin na V equals L times W times H. So, bilangin natin ilan yung kanyang length. So, we have 1, 2, 3, 4. So, 4 units ang kanyang length. Ang kanyang width naman ay 1, 2, 3,
and 4. So 4 din ang kanyang width. Ang kanyang height ay 1, 2. So 2 ang kanyang height. Then i-multiply natin lahat ng mga value na yon dito sa ating given formula. So 4 times 4 times 2. 4 times 4 is 16, and 16 times 2 is 32. Therefore, ang volume ng rectangular prism na to ay 32 cubic units. Okay, so let's have another solid figure. So this is a rectangular prism. So to find the volume of this rectangular prism, we will multiply the length, the width, and the height. So kunin natin yung value ng kanyang length. 1, 2, 3, 4. 4 units. Value ng width niya, 1, 2, 3. Value ng height, 1, 2, 3. So, we have 4 sa length, 3 sa width, and 3 din sa height. Then, i-multiply natin yung tatlong dimensions. So, 4 times 3 is 12, and 12 times 3 is 36. Therefore, ang volume ng rectangular prism na to is 36 cubic units. Okay, so next figure. So, para malaman natin kung ano bang solid figure ito, bilangin natin yung kanyang dimensions. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 5 units sa kanyang length. 1, 2, 3, 4, 5 ang width, and another 1, 2, 3, 4, 5 units ang kanyang height. Therefore, kung pare-pareho ang value ng kanyang edges, so this is a cube. So, ang formula natin to find the volume of the cube is we will just multiply the given sides ng tatlong beses. So, 5 times 5, that is 25 times 5. So, the volume now is 125 cubic units. Okay, next. So, let's study the illustration and answer the questions that follow. So, we have this illustration. Tingnan nyo mabuti kung ano bang pinapakita ng illustration na to. So, ang first question is, what kind of solid figure is the container? So, ano bang uri ng solid figure itong container natin? So, para malaman natin kung ano ba siyang uri, syempre, kapag cube, pare-pareho yung kanyang edges, diba? Yung sukat ng kanyang edges. Kapag rectangular prism, iba-iba yung sukat ng kanyang edges. So, sa nakikita ko, ito ay isang rectangular prism. Kasi, ang sukat ng kanyang length ay iba sa sukat ng kanyang width at sa sukat ng kanyang height. Sa ang length niya kasi is 1, 2, 3, 4, 5, 6 units. Ang kanyang width naman ay 4 units at ang kanyang height ay 8 units. 2, 4, 6, 8 units nga. So, this is a rectangular prism. Okay, next. How many layers are there? So, bilangin nyo ilang layers yan. So, meron tayong nakikitang 8 layers. So, there are 8 layers in this container. Next, what are the dimensions of the container? So, as you can see, the dimensions of the container are length, width, and height. Dahil siya nga ay rectangular prism. Okay, next question. How many cubic units are there in one layer? So, sa isang layer, ilan yung kanyang cubic units? Okay, so, there are 24 cubic units in one layer. So, paano natin nakuhang 24? So, pag binilang natin yung kanyang length, so that is 6. Tapos, ang kanyang width ay 4. At ang isang layer lang naman tinatanong, so 1 lang siya, yung height niya para 1 lang. So pag binag-multiply natin yon, 6 times 4 is 24 times 1, that is 24 cubic units. So sa isang layer, meron siyang 24 cubic units. Then question number 5, how many cubic units fit the container? So ilan ngayon ang cubic units dito sa or nakasya dito sa ating container? So there are 192 cubic units fit the container. So, paano natin yung kinuha?
So, minultiply natin yung kanyang tatlong dimensions. So, we have 6 na length, 4 units na width, and 8 units na height. So, pag minag-multiply natin yon, that is 192 cubic units. Okay, so again, let's have another activity. Convert the following cubic units as indicated. So this time, ituturo ko sa inyo yung aking ginagamit na method para mas mabilis tayong makapag-convert ng mga cubic units. So gagamit tayo ng metric converter. So yung meter, yung ating pinaka-basic unit of length, nasa gitna siya. Then yung mga nasa kanan niyang units, yan ay mga maliliit na units. So smaller units yan. At yung mga nasa kaliwang units naman, na kilometer, hectometer, and decameter, yan yung mga bigger units. Mas malaki sila kumpara sa meter. Okay, so for example, i-convert natin ng 2 million cubic centimeter sa cubic meters. So again, gamit itong ating metric converter. So ang cubic centimeter ay nasa kanan ng meter, diba? So ibig sabihin, para makarating tayo sa meter, mag-move tayo ng dalawang step, diba? From decimeter to meter. So, we move the decimal point 2 steps in group of 3 to the left. So, tatlong grupo count siya as 1 step. Kasi cube na itong pinag-uusapan natin. Kung kagaya ito nung sa area, dahil square units yon, so, in group of 2 naman natin siya kinakount as 1 step. Okay, so 2 million cubic centimeter, i-move natin, ang kanyang decimal point ay nasa dulo, so 1, considered na 1 step yung tatlong 0 na magkakagrupo, then another second step, yung another 0 na magkakagrupo, tatlong 0 na magkakagrupo, at ang decimal point ay nalipat na sa pagitan ng 2 at 0. So, yung mga 0 doon sa kanan, kasi decimal point ay nandun na sa pagitan nila, wala nang value yung 0 doon. So, pwede nating isulat na as 2 cubic meters. So, the converted value for 2 million cubic centimeter is 2 cubic meters. So, di ba madali lang? Nag-move lang tayo ng decimal point. Next, let's convert 5.4 cubic meters into cubic centimeter. So, ang cubic centimeter ay nasa kanan ng cubic meters. Therefore, imu-move natin ng dalawang steps. Imu-move natin yung ating decimal point ng dalawang steps in group of 3 to the right, pakanan tayo. Kasi again, yung cubic meter, susunod dyan ay cubic decimeter, tapos sunod na yung cubic centimeter. So, dalawang step tayo hanggang makarating tayo ng cubic centimeter. So, 5.4. Pag mag-move tayo ng decimal point, syempre maglalagay tayo ng 0 kapag kulang, di ba? Yung pamalit natin, place value holder siya. So, since may 4 na tayo, move tayo ng isa, maglagay tayo ng dalawang 0 dahil para tatlo na sila, 400, so in groups of 3. Then, add tayo again ng another 3 zeros, so 2. So, again, 1, 2. Then, ang ating converted value for 5.4 cubic meters ay 5,400,000 cubic centimeters. So, yun. Okay, next, let's convert 9,500 cubic decimeter into cubic meters. So, ang cubic decimeter ay mas maliit kumpara sa cubic meters. So, mag-move tayo ng one step, magkatabi lang yung dalawang yan, one step to the left. So, move the decimal point one step in group of 3 to the left. Diba? So, kung 9,500, move natin yung decimal point natin pakaliwa in group of 3, isang step 1. So, ang decimal point na niya ay nasa pagitan ng 9 and 5. Therefore, the converted value for 9,500 cubic decimeter is 9.5 cubic meters.
So let us convert 15.2 liters into cubic centimeter. So tatandaan nyo na ang isang litro ay katumbas ng isang cubic decimeter. So magkapantay lang sila. So kung i-convert natin yan, gamitin natin yung cubic decimeter. Diba ang cubic decimeter ay katabi ng cubic centimeter, diba? Magkatabi lang sila. So ibig sabihin, isang step ka lang to the right. So, imo-move mo yung decimal point mo ng isang step in group of 3 to the right. So, yung 15.2, since may 2 na dito, ang decimal point niya ay nasa pagitan ng 5 and 2, 2, anong nilalagay natin kapag wala tayong number? Diba, naglalagay tayo ng 0, nag-add lang tayo ng 0. So, mag-add ka ngayon ng dalawang 0 para maging in group of 3 na siya. So, one step. So, magiging ang decimal point niya ay nasa dulo na. So, ngayon, ang value natin for 15.2 liters ay 15,000 cubic centimeter. 15,200 cubic centimeters. Okay, next is, let's convert 25,000 cubic centimeter to cubic decimeter or liters. So, dun sa ating metric converter kanina, nakita natin na magkatabi lang yung dalawang yan, di ba? So, smaller unit sila. Smaller sila kumpara sa meters. So, kung i-convert natin yan, since magkatabi lang yan, isang step lang tayo. Kung centimeter to decimeter, isang step tayo pakaliwa. So, i-move natin yung ating decimal point ng isang step in group of 3 to the left. Kasi nasa left yung cubic decimeter. So, from 25,000, ang decimal point niya ay nasa dulo, move ka ng isa in group of 3. So, ang kanyang decimal point na ay mapupunta sa pagitan ng 5 and 0. So, ngayon, ang kanyang value is 25 liters. So, yung 25,000 cubic centimeter, when we convert it to liters or cubic decimeter, that is 25 liters. So, let's apply conversion of cubic units to these problems. So, a truck delivers 4.5 cubic meters of sand. How many cubic decimeters of sand does truck hold? So, i-convert natin yung 4.5 cubic meters into cubic decimeters. So, again, imagine nyo yung metric converter, magkatabi lamang ang cubic meters at cubic decimeter. So, dahil i-convert natin ng cubic meter sa decimeter, so mag-move tayo ng isang step to the right. So move natin yung ating decimal point one step in group of 3 to the right. So dahil may 5 na tayo dito, mag-add na lang tayo ng dalawang 0 para maging maging tatlo na siya. So 4,500 cubic decimeter ang katumbas ng 4.5 cubic meters. Okay, next, a water tank can hold 3 cubic meters of water. How many liters of water can fill it? So, again, naalala nyo na ang liters at cubic decimeter ay magkapareho lang. So, kung gagamitin natin yung metric converter natin kanina, i-convert mo yung liter sa cubic decimeter. Papalitan mo lang siya ng pangalan, okay? So, magkatabi yung cubic meter at cubic decimeter, di ba? So, again, mag-move tayo ng one step in group of 3 to the right. So, kung 3 siya, move tayo to the right ng isa, 1. Then, maglagay tayo ng tatlong 0. So, the answer now is 3,000 liters or 3,000 cubic decimeter. Ito yung katumbas ng 3 cubic meters. Problem. A bottle of 1.5 liters of energy drink is transferred to bottles of 250 cubic centimeter each. So, tinransfer yung 1.5 liters ng energy drink dun sa mga bottles na 250 cubic centimeter ang isa. So, ang tanong ngayon, how many bottles will be used? So, ilan yung magagamit na bote? So, i-convert natin yung 1.5 liter sa decimeter or sa cubic decimeter, di ba? So 1.5 pa rin siya. Nabago lang yung unit. Okay, so i-convert natin ang decimeter at centimeter magkatabi sila.
So, isang move ka lang in group of 3. So, isang step lang. So, may 5 na dito. Move natin yung ating decimal point. One step. Okay, so magiging 1,500 cubic centimeter ang katumbas ng 1.5 liters. So, para malaman natin kung ilan yung nagamit na bote, i-divide natin itong 1,500 sa 250 cubic centimeter. Okay, so para makuha natin kung ilan yung boteng nagamit, i-divide natin yung ating nakuhang value na 1,500 cubic centimeter by 250 cubic centimeter. So the answer now is 6 bottles will be used. Thanks for watching this video. Hit like if you learned something from this video and don't forget to subscribe on this channel. Thank you so much.